Pero yeah, nakabalik na kami ngayon. And galing kami ng Walmart. Alam nyo, guess what? How much did we spend? At ayun ay hindi pa budget sa food ha. Bumili lang kami ng konti. $80. Grabe, mahal na talaga ng bilihin ngayon. I-haul ko lang yung ano ko, grocery haul. Okay. Lagyan muna natin yung resibo. Okay. First, bumili kami ng Villa... At paano ba? How do you pronounce this? Villago? Villaho? Toscana. Bread. Next is yung eggplant. And then, yung atol flamingos. And then, bumili din kami ng original winners. Tapos, bumili rin kami ng bacon. Favorite ko kasi yun. Tapos, yung ham. Kasi nag-crave ako sa ham. Tagal na akong di nakakakain ng ham. And then, bumili rin kami ng wait lang ha, kasi nasa bag. Hindi ko mailabas lahat. Michelinas Grande 100 or 400 grams, which is meatloaf. And yung eggs, boiled 3 eggs. Next one, bumili din kami ng tissue, bathroom tissue. There. And then yung bumili din ako ng shampoo. Gusto kong mag-try ng bago, so try ko tong Aussie Moist, Mega Moist shampoo. And then yung bumili na ako ng Woolite na for baby detergent, laundry detergent. And then I also bought Michelina's macaroni and cheese. Signature Parmesan Bacon Linguine. Wait lang ha. And then, cheese whiz kasi it's on sale, so bumili na kami ng malaki. The sweet green relish para sa hot dog sandwich. I'm craving for the pickle relish. And then, Milo. Of course, my favorite. And bumili si hubby ng Ensure. Ayan. Aray ko. Kung mailabas. Ayan, Ensure. Ensure! And also, bumili pala ako sa Walmart ng guess what? Ng dress. Aray ko. Aray ko. Hindi na pa lang ako mag-bend kasi sorry sa ano ha, kasi hawak ko doon sa isang kamay ko yung cellphone. Nirapan ako ng bang-bend ngayon eh. So, ayan. Bumili ako na dress, which is $19.97. But it's on sale now, $11. So, medium size. Hopefully, I think kasha naman sa akin to. So, kasi I'm thinking if I'm gonna get the large or the medium, or extra large or medium. So, ayan. I think kasha naman sa akin. So, ayun lang. And then also pala ano nagre-review nga ako ng brow mascara. So ayan. Hanggang ngayon nandoon pa rin siya. Ilang oras na? So anong oras na? 5:10. So 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 8 hours na lumipas, nandoon pa rin siya. In fairness, kung saan ako nagpunta and nag-sweat na ako ng konti, nandoon pa rin. So that's good. Mag-ayos muna ako ng mga pinamili. Then, I'll check back later. Kwento ko lang sa inyo yung mga nangyari ngayong araw. So, mamaya. Okay, later. Hey guys, it's me again. Okay. So, tapos na ang mga errands namin kanina, mga appointments. Tapos na. Natapos ko na rin yung review ko about my, doon sa Essence na brow mascara. It lived up to my expectations. Maganda siya. Maganda yung brow mascara. Kahit na hindi ganun. Kasi expected mo pag mumurahin parang
parang ano yung cheap yung quality, pero no, it's a hit and miss, and this one is a hit. So, ayun. Medyo haggard na yung itsura ko. Hindi na ako nag-retouch, tsaka daw na concealer, kaya kita yung eye bag ko. Ayun. So, update lang. Nang mga nangyari ngayon, kanina nga na vlog ko na nagpunta kami ng OB-Gyne, may gynecologist appointment nung umaga. Tapos, second, nagpunta naman kami sa eye doctor's appointment ni Regina Bell kanina hapon. Kakauwi lang namin kasi dumaan pa kami sa Walmart. So, ang nangyari, ayun nga. Walmart. 80 bucks ang nagastos namin sa Walmart. Nagtipid pa kami nun ha, nalagi na yun. Hindi pa yun yung grocery shopping namin para sa monthly, ano namin, budget sa food. Oh my gosh. Ayun lang masasabi ko, napakamahal na nang bilihin talaga ngayon, as in. Tapos, sa ano naman, sa gynecologist appointment ko naman, everything is fine daw, everything went well. Yung laboratory test ko is okay, yung glucose screening test ko is, there's no concern, so normal, that's a good news. Pero yung iron ko lang is low, so I need to take iron supplement. So I'm taking iron supplements na once a day, tapos plus Materna, okay na daw yun. Tapos, yung substitute lang ng doctor ko yung nagtingin kasi nasa short-term vacation siya. And then, napag-usapan din namin yung prenatal classes. And nag-iisip nga ako kung kukuha ako ng prenatal classes. Kasi maganda rin naman yun. It's very helpful. Lalo na pag mga first-time parents, diba? Pero it will cost you money. So, I'm still thinking about it. And then, nag-usap din kami about sa movements ng baby. So, I think it's time na, kasi nabasa ko rin yung sa internet na dadating yung pagkamalapit ka na sa due date mo, papabilang na sa'yo yung movements ng baby every twice a day. Parang gano'n nabasa ko sa internet. Sa baby center yata ako nabasa yun. So, ngayon, sabi ng gynecologist, ng obstetrician, ang normal movement is 6 movements every 2 hours. So, I'm gonna start tomorrow. Gagawin ko twice a day, day and night. Kasi nandito lang naman ako sa bahay. So, tatry ko. Kasi kailangan, pag tinry mo daw yun, you have to lay down. Wala kang gagawin. Kasi nga, pag may ginagawa ka, hindi mo masyado daw nararamdaman yung mga light movements ng baby. So, you have to naisip ka na. Sorry guys. kasi may isa dito nakakaasar eh. Oh, never mind that. Huwag niyo nang pansinin 'yon. Sorry guys, I had to cut kasi hindi ko mas tuloy yung sinasabi ko. May visit kasi dito sa may gilid. Nagkakaroon ng sound effect. Sorry, huwag niyo nang pansinin 'yon. So ano na nga ba sinasabi ko? Oh, yun nga. Kailangan gawin mo yung tahimik. Kailangan nakahiga ka na uminom daw muna ng juice tapos higa ka in 2 hours. Wala kang gagawin. So, kailangan ko talagang mag-spend ng time, mag-allow ng time na nakahiga lang ako. So, all in all, 4 hours. 2 hours sa umaga, 2 hours sa gabi. Yun naman, laki na naibag ko, diba? Hindi ako nag-consider eh. So, ayun. Ano pa ba? Tapos yung kay Regina Bell naman, may tinanggal lang sa kanyang mata. Nothing really serious, pero meron lang inalis yung doctor na nakakabother sa mata niya. Yun lang. Madali naman yung procedure, so kailangan lang pag-heal yata ng 1 week. Tapos may binigay sa kanyang ointment. So, okay naman yung doctor. Mabait naman, so ayun, inintay ko lang siya doon. As usual, nag-check-check lang ako ng cellphone. And then, yun nga, pumunta kami sa Walmart. Doon kami na parang na-hold up. $80 ang nagastos. Ay, meron pa pala ako ikikwento sa inyo ngayong araw na to. Diba sinabi ko nga sa inyo kanina umaga, nahulog yung towel nung kapitbahay namin sa taas. Sa third floor. Okay, ha? Ginawa naman namin ang dapat gawin ng isang mabuting mamamayan. Kahit di namin kilala yung neighbor namin. So, nakita ni Regina Bell doon sa baba, di ba? Yung towel na blue. Nakasampay sa may balcony namin doon sa, alam niyo yung parang
Hindi ko alam kung na-vlog ko na yung, I think na-vlog ko na yung survival ko ni namin eh. Yung pinakaharang doon. So, yun. Umaga-umaga nakita niya. Di nung pag-uwi namin galing sa gynecologist appointment. Kinatok niya yung nasa taas. Kasi narinig naman namin. Medyo hindi noiseproof tong ano namin eh. Flat namin sa unit namin. Narinig mo yung ano, lalo magmabigat yung paa. Mabigat yung paa kasi nung nasa taas namin. Sorry, I'm just honest. Talagang ang ingay nila dun sa taas. Ang bigat ng mga paa nila. Oo, ganon. Yun ang visit na nakaka-visit. Parang elepante silang ano, maglakad. So, alam namin na may tao. Pinakinggan muna namin. Tao yan. High blood yung isa dito. So, ayun, pumunta si Regina Bell sa taas para ibalik nga. Kasi nga, ano, inisip ko kasi, ano, iintayin namin na may kumatok, di ba? E, paano kung ilang araw na wala pa rin? E, syempre, ayaw mo rin naman may kalat dun sa, ano mo. Baho-baho. Ayaw mo rin naman may kalat dun sa pwesto mo, di ba? Sa balcony mo, itsura, di ba? Di nga kami naglalagay ng kahit ano dun eh. Tapos, ganun. E, dinala niya na sa taas, di ba? Special delivery pa. Kumatok daw siya. Tapos, ang kwento, kumatok daw siya. Tapos, wala daw nasagot. Sumisilip lang. Naririnig niya yung yabag. Wala namang daw nasagot. Sumisilip-silip lang daw. E di, ang nangyari, tinapon na niya sa garbage yung tuwalya. Kasi ayaw nang ikip ang baho daw kasi. Tsaka may Oh, grasa. special yung mga hard niya. Hindi namin alam kung saan namin lalagay. Kung ano, di ba? Tsaka, ginawa naman namin yung dapat eh. Wala silang masasabi na hindi namin binalik sa kanila. Hello? Ayun. Tapos, niloloko nga si Regina Bell. Sabi ko, paano pag kumatok tapos hinanap? Ano sagot mo, B? Paano pag kumatok at tapos atin? Itatago ko yung mabaho mong tuwalya. Ayun lang, mga neighbor issues, di ba? Yan. Ayun. Tapos nakita namin, nakakatawa pa. Pagdating namin, pagbalik namin, di doon sa park, doon sa pagpapasok ka, di ba may underground parking dito sa may amin. May yususiya mo pa yun para makapasok ka sa gate. Nandun, kita namin sa balcony. Nakatingin pa. Tapos tinignan ko rin siya. Nakatingin din siya kasi nakikita naman niya yung kotse. E feeling namin, kilala si Reggie. Siyempre, sumisilip yun doon sa may pintuan. Di ba yung mga pintuan, merong mga silipan. So, kilala na niya yung mukha ni Reggie. Oh, kaya, siguro sabi, ewan ko doon kung bakit ano, nahihiya o may tinatago doon sa bahay nila. I don't know. Pero basta, we did our part. Ayun. Tapos yung pala, kaya siguro nakita ko, nag-i-smoke yung isa niyang kasama. Hindi ko nakita yung mukha, pero nakaupo, nag-yoyosi. Kaya pala laging bukas ng balcony every 1 minute yata. Hindi 5 minutes ha, every 1 minute. Tapos laging may kalampag-kalampag dyan. So, ayun lang ang experience namin na sinishare ko lang yung mga, alam ko naman lahat may mga neighbor stories, di ba? Pero yun yung story namin sa araw ngayon sa neighbor. Hay nako, papansin. Ayun. Ayun lang. At nakita na namin ang pagmumuka. Sorry for the word, pero kasi minsan nakakabanas eh. Ang ingay kasi ng paa. Ayun lang. Pero, the day is ano naman. Okay naman, buong araw. Everything went well sa mga appointment namin. So, yun lang. Too much talking na. So, later, update ko na lang ulit kayo. Later, guys! Sa mga susunod naming mga adventure dyan. Okay, bye-bye!